joy to boys not about me. It's about my husband who suffered a ruptured brain aneurysm. So it was happened last year of January 2023. So, yun lang po kayo ng additional info for the ruptured aneurysm. According to the survey po kasi, about 25% of people who experience a brain aneurysm rupture died within 24 hours. So it's fatal po and deadly talaga ang ruptured aneurysm. Around 50% of people died within 3 months of the rupture due to complication. Of those who survived, about 66% experienced permanent brain damage, and some people recovered with little or no disability. So my husband suffered ruptured aneurysm last January 18, 2023 without any symptoms. Ang nangyari lang po sa kanya, one time, nag-high blood po siya, 140 over 90. Yun lang po. But wala siyang any medication or ano, because we're taking fourth year for almost 5 years. But then, talaga pong ang buhay natin, it's a lifestyle because of the food we eat. So, before nag-ano po siya, before he fell down, parang yung lifestyle ko namin, siyempre, December, meron po mga occasion, puro lechon, yan ang ano, handa. And then, January 18 ng gabi, kumain lang po siya ng 3 cups of rice, 1 cup, one order of papaitan, and lechon. Doon po sa Open Source Galleria, yun lang po yung kinain niya. And then, at 10:30 in the evening, when we back home, habang nag-Netflix po siya, nanonood, nagkumakain po siya ng chocolate, chicharon, coke. So, it's really a lifestyle. So, after that, meron lang po siyang ginawang mabigat, parang nagbuhat lang siya ng mabigat, pagkakit sa taas. And then, suddenly po, nagulat na lang ako, bigla siyang bumagsak. Pagbagsak po niya, bigla pong bumula yung bibig niya, and naihinom po siya. So, usually pag ganun po, sabi ng doktor, it's a deadly. Dead na po daw yung gano'n na naihi ka na and bumula yung bibig mo. So, ang ginawa ko po, ang first remedy na ginawa ko before I called the ambulance, yung fourth year po, binigyan ko po siya ng 6 capsules. Ginupit ko po yung sa dulo kasi it's a soft gel capsule. So, kumuha po ko sa baba and pinupit ko yung 6, tapos pinanta ko sa ilalim ng dila niya, sublingual. Because sabi nga po nila, mabilis ang absorption. When someone failed na wala na ng malay, pwede maka-recover because it's sublingual. So pinanta ko yung 6 na stem cell sa ilalim ng dila niya. And then tumawag na po ako ng 161 ambulance. And then siguro mga 45 minutes pa bago dumating yung ambulance. So pagdating ng ambulance, nagulat ako, makikita niya sa taas namin, bigla siyang nagkamalay, inugbo siya, tapos lahat ng kinain niya, nag-vomit siya, nilabas niya. Ang daming, lahat ng kinain niya nung gabi, sinuka niya, tapos, yun muna sa isang ano po, isang first video, wala po siyang, biglang nagkamalay siya, and then, eto po yung video, na-videohan ko pa po siya, na pinupala po kami ng ambulance, pero may malay na po siya dyan. May sound po ba yan, ate? Ito po, yung first video. Ito po, yan yung... Ginukuhan po kami ng ambulance niya. Pero wala po siya sa sarili niya. Ayan po. Kaya talihan siya kasi nalalaban siya. Ayan. And then, ito po yung second video. Ayan po. Kaya tali na po siya sa stretcher. Kasi nga, nagbawala, so ayun po. Tingnan nyo, mapapansin nyo, may po siya. Ayun po. Parang, ayan, may po yung ano niya, tapos wala siya sa sarili niya. And then, ito pong third video, nasa ambulance na po kami niyan. So, it was already 12 a.m. na po in the evening. Ayan, kasalita po siya. Pero nakatali siya. Tapos yung tiyatawag niya po, ang katabi niya sa ambulance, ako ang kasama niya, tsaka yung anak ko. Pero ang tinatawag niya, parang naiyak ako doon kasi yung anak kong nasa Canada, ang naalala niya that time na wala siya sa sarili niya. So,
So, yun po, yung na-remember niya. So after that, edi nasa ambulance po kami. You know, ladies and gentlemen, ngayon mo lang experience na pag sa Pilipinas pala nagkasakit ka, napakahirap po pala. Kasi, that was 12 a.m. na po. Nakasakay kami sa ambulance, first hospital na pinagdahan sa amin sa Marikina Valley Medical Center sa Marikina is a private hospital. So hindi kami in-admit. Ang sabi sa hospital, wala daw pong bakante. So dinala kami ng ambulance sa Labor Hospital sa Quezon City. Pagdating sa Quezon City, ang sabi doon, ma'am, ang haba po kasi ng pila dito sa ER, pipila po kayo mga 5 days pa para kayo ma-admit. Sabi ko, oh my God, sabi ko, it's a matter of life and death. Sabi ko niya ng condition ng asawa ko, 5 days pa. So ang ginawa namin, punta kami sa WCC, World City Medical Center. It's a private hospital. Pagpunta namin doon, pero may malay ko yung husband ko niya na, ang sabi sa amin, ma'am, magiga, sama kayo sa loob, ito sabi ko kayo. So, kinausap ako, sabi sa amin, upon admission po, 35,000 ang babayaran namin, admission fee. And then after that, sabi po, i-ICU namin ang husband nyo. Ang ICU po ay 60,000 per day. And then, wala pa lang yung ER, wala pa yung PF. So, kinumpute namin, 100,000 per day ang magagastos namin. Sabi ko dun sa anak ko, anak, wala tayong 100,000 per day. Pag inabot ng 5 days ang papa mo, kalahating milyon na yan. Sabi, sulit na tayo ng hospital. So sabi ng ambulance, ikaw sa kanin niya dadalhin. So, meron pong binigay si Lord na talagang God's favor, nilid niya kami, meron pong isang kung, nung nag-meet po kami ng December 28 sa event namin sa Riway, may nakilala akong Angel Godsend na taga-amang Rodriguez Memorial Hospital. Sa medical record section po siya doon. And that time, naalala namin siyang tawagan. Tinawagan ko si Coach Rod, si Coach Vivian. Sabi ko, Coach, tulungan niyo naman ako. Tawagan namin si Tita Rose. Ang yan po siya kay Tita Rose Oriano. Siya po yung naging taga-amang Rodriguez Memorial Hospital po siya sa medical record section. And siya po yung tumulong sa amin. Sa kung tinawag namin siya, kumbaga it was already mga 1 a.m. na. So ang hirap ng kontakin kasi nga syempre tulog na yung mga tao. Pero pinagtsagaan pa rin namin tatlo ni Coach Red and Coach Vivian na tawagan siya. And then finally sumagot siya. Sabi ko, Tita Rose, please help us. Andito kami sa WCC, si Ray, ang findings sa kanya is ruptured brain aneurysm. But then, hindi kami, wala kami mapunta ng hospital. Pag-apat na hospital na to, hindi kami i-admit. Tapos ang sabi dito sa WCC, i-ICU daw si Ray. Sabi ni Tita Rose, bakit i-ICU? May unconscious pa siya. Hindi po, may malay naman po siya. So hindi i-ICU ang may malay. Sabi nga. So dali nyo sa amang, tutulungan ko kayo, tatawagan ko yung contact kong doktor doon. So finally, dinala na kami ng ambulance sa amang medical center. And then, pagdating po doon, so ang daming pasyente yung nakahandusay. Kasi ano yung government hospital po yun sa Marikina. Pinakamalaking government hospital. Pagdating doon, sabi ng ambulance, ma'am, hindi kayo admit dito. Nakita niyo ang daming pasyente, oh, nakahandusay lang dyan. But then, sabi ko, Tita Rose, sabi ko, kita po kami sa amang, please help us. Sabi ni Tita Rose, sige, bigay mo doon sa doctor or nurse na nandyan, kakausapin ko. So, binigay ko yung cellphone, sabi nung, ni Tita Rose, pakiasikaso niya yan, pamangkin ko yan. So, talaga inangking kami ni Tita Rose sa pamangkin para na makasikaso kami. Napaka-thankful po talaga namin ni Tita Rose because ginamit siya ni Lord para maging instrument ko na admit kami ni Lord. So, yun po, finally, na-admit na po kami sa Ama Rodriguez Hospital. Nung pag-admit, CT scan po agad siya. Tapos, ang lumabas po sa CT scan is ruptured brain aneurysm. So, ayan po yung ano niya, nasa amang na po kami niyan, that is 2:30 in the morning. So, ayan po, may video po yan, inaano na siya nung amang. Tinetest na po siya ng doktor, may kamalay na po siya. Pigilan mo ha, magdaganan ko, pigilan ko ha. 1, 2, 3, 8. Okay. And then,
mo. Ito po, pantay. Minabasan. Nalabas yung kalina. Tapos ito. Pilihan mo ako. So yun po. So yung portier po talaga na tinake niya, binigay ko sa bilingual, nag-take effect po agad. Ang bilis ng absorption. Nagkamalay po agad siya. Kasi usually, di ba, pag ruptured brain aneurysm po, talagang alcohol, hindi na nagkakamalay. Katulad po nung nangyari kay Jovit Valdivino. Si Jovit po na ruptured brain aneurysm last November. Halos magkasunod lang sila. Pero pagbagsak po ni Jovit Valdivino, unconscious agad siya. Wala na siyang maray. Tapos, comatose agad siya. And then after 5 days, he passed away. So usually, ganun po talaga ang ruptured brain aneurysm. It's very fatal and deadly. And thankful lang po talaga ako at ginamit po talaga ni Lord ang portier stem cell para po maka-recover yung husband ko. So after that, sa amang potages po, sabi ng doktor doon, ma'am, wala kasi kaming procedure dito for ruptured aneurysm na kailangan surgical clipping. Kailangan daw po ng surgical clipping, but then wala sila doon, sabi niya, i-refer po namin kayo sa 3 malalaking hospital, pili na lang po kayo. Binigyan kami ng referral, ang choices po is PGH, UST, and Jose Reyes Memorial Hospital. So sabi ng mga ka-churchmate ko, sa PGH mo na lang dalhin, kasi maganda ang PGH, kompleto ang mga ano nila doon, laboratory, tsaka mga doctors. So, nung umaga na po, January 21, nagpunta na po kami ng PGH. Kumbaga, pinuntahan na kami ng Tita Rose, di-discharge niya na kami, kinukuhan niya kami ma-discharge, tapos nag-pray over po yung mga ka-churchmate ko doon, sila bago kami umalis, punta kami ng PGH. So, pagdating po sa PGH, eto na naman po, panibagong kalbaryo na naman. Ang daming, nasa ER lang kami, so ang haba ng pila, nasa ER kami. Pagdating po doon, naka-wheelchair na yung asawa ko. So, may manay na siya, normal na, naka-usap na siya. Parang hindi siya ruptured brain aneurysm. But then, yun po, interview siya ng doktor. Tapos, sabi nga ng doktor, wait lang po kayo dyan sa ER kasi wala pong makating sa new home. Sabi nga doon. So, nag-wait po kami doon. Parang 2 days kaming nag-antay. Nasa ER lang po kami. Nasa wheelchair lang po siya. And then, yung isang kaibigan namin taga St. Luke's na merong kakilalang doktor doon, pinuntahan po kami. Sabi, ma'am, kung gusto niyo ma-admit agad si sir, sabi, magpa-private kayo dito sa PGH. Ako yung magiging attending physician ninyo. Private kayo. So sabi ko, pag private ba doon dito sa PGH, magkano magiging gastos namin? Sabi niya, since na-operahan po kasi siya, surgical clipping, more or less, mga 600 to 1 billion ang magagastos. Sabi ko, Dok, sorry, wala kong yung 1 million. Sabi ko, magtsatsaga na lang po kami dito, magantay kami na may mabakante na sa neuro para ma-admit na siya. So finally, after 2 days, yung ano ko pong nagtatrabaho sa airport, yung friend niya, meron palang kaibigan na doktor sa PGH. So after 2 days na nakaala sa ER lang kami, na-admit na po yung husband ko, sa charity ward lang po kami ng PGH. Pero bilib po ko sa PGH, napakalinis po at napakaganda ng service ng PGH. Ayan na po yan, na-admit po siya. So, nung na-admit na po siya, ayan, nakakakain po siya, nakakatayo, normal po, parang hindi siya brain aneurysm. So, during that time, naka-dextrose po siya, pinapaktate siya ng simvastatin, masertan, 24 hours na nagtaktak po yun. While taking that, sinasabay niyo po yung portier placenta. May dala po kami sa hospital, sa PGH na portier placenta, binibigyan ko po siya ng 6 capsules every 2 hours. Wow. Yun po yung pinapainom ko sa kanya. Talagang mabilis ang recovery niya. Kasi nga sinabihan kami ng doktor sa PGH na before the surgery, sinabihan kami, ma'am, mostly po na inoperahan ng ruptured brain aneurysm after the operation, magiging effect ng noon is either comatose or stroke. Yun daw po. So talagang inanong ko yun na yung 6 capsules ng, actually, ano pa yan? 6th edition pa po yan. Hindi pa yan 7th edition. So, nag-take po siya every 2 hours yun. 4 capsules pala every 1 hour. So, parang nakaubos po siya ng 7 bottles. Na yung 7 bottles na yun po is good for 6 months therapy. But siya po, tinake lang po niya sa hospital na 10 days. Ang tagal po niya kasi bago na operahan. Parang
10 days pa lang, 10 days siya ang time bago siya na-operahan. Siyempre, alam naman sa government, mag-aantay ka kung kailan available yung doktor and yung mag-o-opera sa yung mga doktor. So, antay lang kami, okay lang. Sige, sabi ko, may purpose si Lord kung bakit pinapatagal. Kasi sabi ko, habang nag-take ka ng 4th year, baka sakali lumiit na yung brain, ano niya, hemorrhage niya. So, finally, dumating yung araw ng operation niya, February 1, in-schedule na kami. So, from January 20 to February 1, nag-take siya ng 4th year doon. Continuous po yun, dire-diretso nila ni Tigil. So, February 1, operahan na siya. And then yun nga, nabit siya naman ng doktor, inulit siya ang CT scan and angiogram. And then yung CT scan po niya, ano na lang siya, from 5.5 naging 3.2 na lang. Lumiit na. So sabi ko sa doktor, Dok, pwede bang hindi operahan si husband? Baka pwedeng i-take na tuloy na lang namin yung pag-take ng mga gamot, ay yung portier. Sabi, hindi po kailangan i-clipping. Kasi pag hindi kiniliping niya, nag-burst na kasi siya. So delikado. So kailangan ko lang surgical clipping, sabi gano'n. Yun. So na-operahan po siya. By the way pala, yung stem cell, nakita ko ng doktor yan. Nandun sa table lang kasi namin. Nung nag-take siya, nandun sa table, sabi ng doktor, Ma'am, ano po yan? Sabi ko sa doktor, Dok, ano po yan? Portier stem cell. Alam niyo, sabi lang ng doktor, okay, mahal po yan. Yun lang yung sinabi. Walang sinabi, bawal yan, itigil niyo lang kasi hindi yan makakabuti sa kanya. So alam ko ng mga doktor na ang portier ay talagang effective at magkakatulong talaga. Yun po. So, yun po. February 1, operahan na po siya agad. And tingnan ko, makikita niyo po yung pakibalik po sa Yung operation po niya, usually kasi pag surgical clipping, whole head, parang headband po. Karamihan ang na-operahan, headband type siya. But kung makikita niyo yung husband po, half na lang po ang na-opera sa kanya. O half na lang ng head niya. And ang bilis ng recovery, parang within 24 hours po after his operation, ayun po, nagkamalay na po agad siya. And after that, so okay na siya, normal na. And then, after 3 days lang po, after his operation, February 4, discharge na po kami ng PGH. Kasi nakita na okay na po siya. Siya, nasa bahay na ng anak ko, na nagpapagaling na po siya. So, yun po. Sabi nga nila, people see him and get amazed that he possess no physical evidence of suffering such a loss. His speech is not slurred. So yun po, and he walked without the aid of a walker or a cane. So normal po siya, wala pong cane, wala any side effect ang portier stem cell sa kanya. So thankful po kami kay Lord, and normal po ang husband ko. So I want to call my husband a ruptured brain aneurysm survivor. My husband, thank you. Nakita niya yung tahi niya. Ayan po. So, 1 year na po siya noong February 4. Pero kung makikita niyo, walang any sign na naging biktima siya ng ruptured brain aneurysm. Ayan na po. Medyo lumubog lang ito. Ayan, parang po siya ano. Ayan lang po yung naging ano niya. Lumubog lang yung kanyang kalahating head. Pero kung makikita niyo, normal na normal po siya. Walang any sign. So, salamat po ako sa Portier Stem Cell. Sa lahat po na ginamit ni Lord na naging instrumento para po mabilis ang recovery niya. So, yun lang po. To God be the glory.